What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. And for today's video, naisip ko na sagutin yung mga comments nyo kasi maraming nag-comment, maraming tatanong, maraming sasuggest kung ano nga ang aking pwedeng gawing content. So, ayun, nagbasa-basa ako ng comments tapos pumili ako ng mga tanong doon kasi ayun, maraming nagtatanong na isa lang naman ang tanong nila o paulit-ulit lang sila pero iba-ibang tao. So, naisip ko na sagutin na lang through video para naman alam mo, mas marami makaalam tsaka kung meron man dyan mga gumugulo rin sa isip nila yung tanong na yun, eh malaman din nila kung ano nga yung sagot ko o kung ano man yung comment ko doon sa tanong na yun. So yun mga kaasang mo, meron akong body ko dito sa aking cellphone. Dali na screenshot ko na kasi yung mga tanong na pili ko eh. Pa-shoutout agad yung nabasa ko. Ayun, at ito may comment si ano si Gavin Gaming. Gavin Gaming, bali request content niya SAMP or 3-in-1 overhead filter. So yun, no? para mabilis lang naman yung sagutin ng guys. Yung SAMP, ano siya eh? Para siyang top filter pero marami siyang chamber. Kung saan pwede kang maglagay ng iba't ibang klaseng filter medias. Tapos, usually kasi pag SAMP, pag sinabing SAMP, nakalubog, may tubig yung SAMP eh. Nakalubog yung mga filter medias natin sa tubig, which is yun yung pinaka-effective na way para magkaroon ng beneficial bacteria is dapat nakalubog talaga yung filter media doon sa tubig. So, ayun na nga, no? Para sa akin, ang comment ko lang dyan, lahat, ang pinakamagandang filtration talaga na pwede mong gamitin sa aquarium, kahit anong isda pa yan, is yung SAMP. Kahit anong klaseng SAMP pa yan, overhead SAMP, under SAMP. So, yun, yung mga ganon, kung saan mo ilalagay yung SAMP na yan, sa gilid, sa taas, sa ibabaw, sa likod, sa harap, basta SAMP siya, yun ang pinaka the best gamitin. Wala na, hindi mo pwede compare yun. Yung sinasabi mo naman na 3-in-1 na overhead filter, ang pinagkaiba lang nun kasi, yung SAMP kasi may motor yun, may submersible yun na mag-aakit ng tubig. Ngayon, yung overhead filter naman na 3-in-1, yun kasi yung mga powerheads na merong pwedeng may bubbles, pwedeng wala. Pag bumili ka kasi ng 3-in-1 na overhead filter, set kasi yun eh, meron na siyang box. Ayan ako dito ngayon. Ayan o, yung ganito. Ayan, meron akong binabenta dito. Amazon na ano, 8450. Bali meron siyang box, meron siyang overhead filter, tapos may hose. Kompleto na yan. Ngayon, pag SAMP kasi ang gamit mo, kailangan mo pa rin naman to, kailangan mo ng hose. Pero yung box nun, iba na kasi yung box nun eh. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung kadalasan dito sa Pilipinas, glass yan eh. Tapos yun nga, may mga chambers siya. Ito kasi wala. So, dumadaloy lang dyan yung tubig. Hindi naiipunan to ng tubig. Napi-filter niya lang dahil doon sa nilalagay natin filter wood dito tsaka wala ng medias. Pero hindi talaga siya naka-submerge sa tubig yung mga filter medias. So, umiikot yan. Ganun yung filtration nito. Parehas lang din ng SAMP. Kaso nga lang, ang SAMP is nakalubog nga sa tubig yung mga filter medias natin. So, yun. Mas maganda talaga yung SAMP kesa sa ganong klaseng 3-in-1 filter. Second comment, pa-content naman. From James Barbadillo. Yun, anong team ba to? Hindi ko na naano eh. Hindi ko pwede yung pangalan. Basta, ang comment ni James Barbadillo, pa-content naman tungkol sa deworming, if needed talaga ng deworming every month. So yun, yung deworming, sa ano to eh, sa flower horn ito madalas ginagawa. Kasi, ang flower horn kasi, ano yan eh, medyo sensitive yung chan nila sa mga matitigas na, alam mo yun, kung ano lang kasi pinapakain ng mga, ano yun, mga flower horn hobbyist natin. Hindi kagaya sa ibang isda na pag pellets lang, ganun. Sa flower horn kasi, ano eh, ginugroom kasi nila yan. Kaya, ayun, iba-iba yung binibigay nilang pagkain. So, ang problema dyan, pag napasobra ka ng bigay ng pagkain, lalo na yung mga live, tsaka yung mga hilaw, yung mga off-live na hilaw. Madali kasi magkasakit ang flower horn. Kaya nila, dine-deworm natin sila. Marami nagre-recommend mag-deworm every once a month. Ako guys, kung tatanungin nyo, hindi ako nag-deworm ng flower horn. Naggagamot lang ako ng flower horn pag meron na siyang hexa, no? Pero pag wala pa siyang hexa, hindi ko siya ginagawa o hindi ko siya dinidworm, no? Kasi ako naman, kung magbigay naman ako ng pagkain, balance kasi, may pellets, may live food. Tapos sinisigurado ko yung live food natin is galing talaga sa akin na fresh din. Kasi ang pinapakain ko sa kanila, ano eh, yan, mga guppies, mga ano, mollies, tapos tubipex. Yung supplier ko naman ng tubipex is kilala ko rin naman. So alam ko na nililinis niya talaga ng maigi yung bago benta o bago ipamahagi sa aming mga binibenta niya. No? So ayun, kung ano, kung tatanungin niyo ako kung kailangan ba talaga ng deworming. Actually, hindi siya recommended na gawin yon. Kasi minsan pag napasobra ka ng gamot, ano rin eh, masama rin sa kalusugan ng flower niya. So
hindi ko alam kung alam na yun. Kasi na-experience ko yan, nasobrahan ako sa gamot na may pronidazole ka na ginagamit. Pag nasobrahan ka ng gano'n, maaaring maano rin, magkasakit yung alaga mo at pwede rin mamatay yan. So, ayun, kung ano, kung gusto mo pa rin mag-deworm every month para makasigurado ka lang. Pero kung pure pellets lang naman ang pinapakain mo, huwag ka na mag-deworm, hindi naman kailangan mo. Ginagamitan lang nun pag nagpapakain ka ng ano, ng matitigas kagaya ng mealworm, kagaya ng ilaw na chicken heart, mga beef heart, yung mga ganyan. Kasi mahirap matunaw yon. Ang mangyari kasi pag hindi natunaw yun sa tiyan nila, nagkakaroon ng internal parasite. Kaya ayun nga, dinideworm ng mga hobbies para ayun, hindi mauwi sa hexa yung ganung mga pagkakataon. So ayun, sana nasagot ko ang tanong mo, James Barbadillo. Next question naman tayo. Meron naman question dito from King Ison. Ang question niya, goods nga ba na magpakain ng 3 times a day ng live food ang mga tribe at alaga natin? So ayun no, depende sa live food na ipapakain mo, depende sa isda mo kung anong ba isda mo. Pero kung ang tinutukoy mo is flower horn, pwede ka magpakain ng live food dyan 3 times a day. Every day pwede, basta meron kang heater o kaya basta hindi malamig ang panahon. Tsaka dapat ang ibibigay mo sa kanila is tamang ano lang, tamang dosis, tamang dosis. Tamang dami lang ng pagkain kasi pag nasobra sa pagkain niyan, medyo ano tong pag 3 times a day kasi. Hindi pa totally nadadigest yung pinakain mo ng umaga. Pag pinakain mo ng tanghali yan, medyo mataba pa yan. No? So yun, pag pinakain mo ulit, hindi pa rin niya nadadigest talaga lahat. Pag umabot ng gabi, tapos papakainin mo na ulit. So ang tendency nung pwedeng ma-overfeed ang ating mga fry. So yun, tingnan mo na lang kung gano'ng karami yung papakain mo. Kung ano, kung kailangan ba mag 3 times a day. Kasi ako usually mga 2 times a day lang ako nagpapakain ng isda. Kahit anong size yun, ha? Kahit fry, kahit mga adult, kahit anong klaseng sila, kahit yung ating flower horn, yung koi, mga guppies natin, twice a day lang ang pakain ko talaga yan. Everyday. Tapos yun, kung may tubipex ako, tubipex palagi yan. Hanggang maubos yung tubipex ko. Kung naubos kasi yung tubipex ko, tsaka lang ako nagpe-pellets. So, ayun, sana, ano, sagot ko yung tanong mo, Sir King Ison. Ito naman ang question o ang request na content ni All Is Well. Pa-shoutout po ayun. So ayan, shoutout kay All Is Well. Ano ba pangalan mo? Hindi nakalagay kasi. Ito yung ano niya yung request niya. Pwede po ba mag-content ulit tungkol sa price bar para sa mas maliwanagan po ang ating mga newbie tulad ko. Pamura ng pamura ang value ng guppy at flower sa lugar nila ngayon. So ayun yung pinaka-gusto ng content natin. Well, actually ako, naramdaman ko rin yan yung pagdating sa presyo nung ating mga, nag-rant nga ako dyan minsan eh, nag-post ako nung isang araw, basta nung isang araw yun, marami akong post tungkol dyan sa price war. Yung presyo talaga sa merkado, yung ating mga alaga, medyo bumabagsak ngayon dahil sa dami ng nag-breed, maraming irresponsible yung breeder, na breed ng breed, pero pag hindi nakabenta, binabagsak nila yung presyo. No? So yun, medyo ano rin ako doon, nainis din ako doon kasi nga, ang hirap na magbenta ngayon, tapos kung makakabenta ka, napakamura na talaga. Kasi kung hindi mo bababa yung presyo mo, tatanda yung isda sa'yo, hindi mo rin mabibenta yun. So yun yung nagiging problema ng mga breeder natin ngayon, tsaka yung mga sellers natin ng flower. Kahit ano isda yan guys, kahit beta pa yan, guppy, flower. Pero yun nga guys, no, naisip ko agad na wala rin akong magagawa dahil kahit ako mismo, hindi rin naman ako pakikinggan yan. So kahit ano sabihin ko, kahit magalit ako, magmumukhang ewan lang ako dyan. Magiging kontrabida pa ako dyan sa mga yan. Pag sinita ko sila, no? So wala tayong magagawa guys eh. Kung maraming nagbe-breed, maraming supply na mangyayari, syempre ang demand yan bababa. Kasi nga, maraming mabibilihan. Ngayon, pag kumunti ang supply, kumunti ang nagbe-breed, siyempre, mahirap ka maghanap, tataas ang demand, mas mahal ang presyo. Ganun talaga eh, kahit anong business pa yan, kahit anong hobby pa yan. Actually, hindi kasi hobby ang pinag-uusapan pag price war eh. So yun, may nag-comment din sa akin noon, kaya ako natauhan din. Hindi talaga kasama sa hobby yun. Kasi kung hobby lang talaga, hindi mo intindihin ang presyo talaga. Pero kung business ka o business ang iniisip mo talaga yung kumita, talagang apektado ka doon. So, ayun, pagaya ko, nagbe-breed ako, tingnan yung tatanda na ng mga guppies ko dito, mga ano na, 4 months, 6 months old na. Hindi ko pa rin mapaubos. So, hinayaan ko lang na dumami sila ng dumami dyan. Pero sa iba kasi, apektado talaga sila kasi kailangan nilang bumenta para sa pamilya rin nila dahil sa hirap na ng buhay ngayong pandemic. Medyo naging mahirap pa ngayon dahil
kung tutusin, nung mga time na hindi pa pandemic, ano eh, mahal talaga isda, lalo na flower roll, makakabili ka niyan, fry, 500, 300. Ngayon, mga 50, meron na. 50 na nga yung wholesale ngayon eh. Dati ang wholesale, 100, ang pinakamababa ngayon, meron na 50. Tapos minimum, 10 lang, diba? Sobrang baba na. Eh, wala naman tayo magagawa doon, kaya, ayan na lang natin sila, no? Tapos, ayun nga, ganun talaga ang mangyayari. Kung maraming nag-pay, mura talaga ang magiging value ng isda na yun. So, wala tayong magagawa talaga doon. Hindi tanggapin na lang ang katotohanan. So, kung sakaling nagbebenta ka, hintayin mo na, alam mo yan, na tumasunod yung presyo. Kasi hindi naman habang pwede yung presyo niya. Tataas at tataas pa rin. Kasi parang naglalaro yan eh. Kung depende kung maraming, ano, kung maraming supply nga, eh, ganun yung mangyayari. Bababa at bababa ang presyo. So, ayun, sana nasagot ko ang iyong katanungan. All is well. May nag-comment din, no? Si Marcus Mark. Video naman tungkol sa fake at original ng Kiko. Actually, ang tagal ng issue nito, no? Nung ano pa, no? Kailan pa ba yun? Basta nagsimula ako ng Plow Horn 2017. Issue na to, no? Pero never pa ako nakabili ng fake na sinasabi nilang Kiko. Platinum. Hindi ko rin ma-distinguish kung ano yung fake sa original. Ang sinasabi sa akin dito ni Marcus, meron siya nabili na meron siyang barcode tapos dinikitan pa ulit ng ibang barcode. Yun. Meron ako dito ako Platinum. Kaya no, may barcode na siya tapos dinikitan pa siya ulit ng barcode. Ngayon, ginagawa kasi ng mga nagbebenta yung guys. Kasi yung barcode na nakakabit dito, sa Thailand galing sa Batong, Taiwan. O, Thailand. Sa Thailand kasi galing to. Ngayon, yung barcode nila, hindi applicable doon sa Pilipinas. Kaya pag nandito na sa Pilipinas, nilalagyan ulit nila ng bagong barcode para yun yung maging code ng item para mabasa ng mga scanner nila doon sa mga kung saan sila nagbebenta. No? Kaya walang kinalaman yung fake yung original yung sa barcode na yan. Ngayon, yung fake daw, hindi ko alam eh, kasi hindi ko pa talaga alam kung kailan talaga o kung meron ba talagang fake na gano'n. Kasi lahat na nabibili ko parang pares lang naman doon. Hindi ko napapansin na may pagkakaiba, pati yung pellets. So, hindi ko masasagot yung tanong mo, Marcus, kung ano talaga ang pagkakaiba ng fake at original dahil hindi ko pa rin na-experience yun. Dahil ever since bumili ako ng Okiko Platinum noon, way back 2017, hanggang ngayon bumibili ako, parehas lang naman yung nakuha ko, kahit iba-iba yung shop na nabibilan ko. Parehas lang din naman, sinasabi nila, yung ganito daw, yung kita, tapos, ewan ko. Oops! Hindi na ako. Kahit sana ako eh, kaso busy pa. May question pala ako kasi kaya ayun. May nag-comment pa dito. Boss, paano po maging gwapong katulad mo? Walang ganun. Ito, may comment si Chloe Marasigan. Ilang beses nyo po pinapakain ng coin nyo sa isang araw? Salamat. So ayun guys, sinabi ko na sa inyo kanina, kung magpakain ako ng isda twice a day, every day. So yung mga koi ko, twice a day din yan, Monday. Morning and afternoon. Lahat ng isla ko, ganun, sabay-sabay. Pag nagpakain ako niyan, iikutin ko lahat to. Sabay-sabay yun. Morning, tsaka afternoon. So, ayun, kahit anong isla pa yan. Yung ano lang, yung arowana lang pala natin. Once a day lang kasi kumakain yung arowana natin. Pag pinakain nyo ng twice a day, hindi niya kakainin yung isang meal. Hindi ko alam kung bakit yun. Ganun yata talaga sila. So, ayun. Yun lang pagkakaiba nun. Yung arowana lang talaga medyo... Misa nga, two days hindi kumakain yan. Hindi ko alam kung bakit. Parang ganun yata talaga sila. Hindi sila matakaw kumain. Ngayon mga kasang, no, huling tanong na rin kasi medyo mahaba na yung ating usapan. From Sweetness Mechanics, ayun, nagre-request siya ng video about sa tamang pag-cycle ng tubig. Bago pa lang yung tank niya, so hindi siya marunong. Kaya gusto niya mag-request ng ganung content sa aking YouTube channel. No? So ayun, pwede ko itong gawa ng ano, ng hiwalay na video, pero sasagutin lang kita ng mabilisan. No? Yung ano kasi, yung tank cycle, ayan kasi yung cycle ng nitrogen natin, which is yung kailangan merong ammonia. Pinaliwanag ko na to nung may video ko nito tungkol sa cycle, sa nitrogen cycle. Kailangan may ammonia, tapos kailangan may nitrate, bago yun. Yun yung cycle nun, kaya kailangan lahat yun para maging fully cycled lang yung aquarium. So mangyayari lang yon na siguro magkakaroon ka ng fully cycled na aquarium, yung ano lang, natural na pag-cycle lang, siguro mga 1 month or 3 weeks. Pero yun, may mga mabibili sa market ngayon, o kahit dati pa, may mabibili ka na, pang pabilis ng ano, yung lalagyan mo ng bacteria yung tubig,
para maging mabilis yung pag-cycle ng tubig, no? Kagaya nga nung mga, meron ako nakita ngayon kila Apotitos eh, kila, no, kila Betas Learning. Meron silang Bactic Grow ngayon, no? Hindi ko pa nasubukan yung Bactic Grow na yan. So, ayun, no, sa tropang Apotitos, baka pwede nyo ang padalaan yung Bactic Grow na yan para nasubukan. So, ayun, hindi ko pa alam kung paano nila ginawa yun, kung saan gawa yun, pero hindi ko pa rin alam kung ano nga, kung effective nga ba. Pero ang ginagawa kasi nun, pag meron kang tank na bagong linya, so bagong kuwang tank, bagong tubig mo, kailangan mo ma-cycle yun agad-agad. Pwede mong gamitan ng mga gano'n, mga Bactic Grow, mga meron din ako dito ng Sera eh. Sera brand, yun nga na bacteria din siya na nilalagay para mabilis magkaroon ng bacteria at mabilis ma-cycle ang yung tank. So yun, kung pero kung natural na way na gusto mo, isang buwan yan, 3 weeks to 1 month. So, yun nga, no, ang sinasabi ko nga, pag may mga bibili ng isda dyan, lalo na yung mga buwan. Kung bibili kayo ng isda, set up nyo muna yung tank nyo. No? Kasi at least one week, pwede nyo i-cycle yan at least 1 week. Tapos, yun, pwede nyo nalagyan ng isda dyan, kasi pasisingawin nyo lang naman yung mga, ano ba, yung mga chlorine. Yun. Pero yung fully cycle talaga nyo, inaabot ng 1 month yan. Pero kailangan mo maglagay ng isda doon para ma-fully cycle doon. Kasi kailangan may poop, kailangan yun doon para magkaroon ng ammonia. Para magkaroon ng cycle talaga, ng nitrate natin. So, ayun, no, sana nasagot ko ang tanong mo, sweetness mechanics. At ayun mga kaasaw, no, sana may napulot kayong mga aral dito sa video kong ginawa na to, no. So, yun kasi ang pinaka-target ko talaga noon at noon pa man na bawat video ko may matutunan kayo. So, yun, kahit pa paano sana may natutunan kayo sa video na to. Sa mga hindi pa na-subscribe dyan, click na subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag mag-upload ako ng mga bagong videos. Tapos yun, syempre, bago natin tapusin yung video na to, nandito na yung mga shoutout. Shoutout po kay Kyle Russell Villegas from Antipolo Rizal, kay Randy Alagon Official, shoutout sa iyo, kay Cher Acuyado, shoutout po sa inyo, kay Ivan Padilla, shoutout po sa iyo, at sa Amjaiku Aquatics, shoutout po sa iyo. At so yung mga kaasa, maraming salamat sa mga nanood, at sa susunod na video, peace out!